Naghalo ang luha at pawis si Zeya habang umiire. Hindi matawaran ng sakit na kayang nadaraman ng mga oras na yon. Hindi maampat ng sakit na nasa kanyang balakang atiyan. Gardo, bilisan mo! Akin na manigamgam na tubig! Pasigaw na tawag ni Soledad sa kasama. Maging siya'y pinagpapawisan na rin. Hindi niya akalaing kambal palang bata't mukhang nahihirapan si Zeya na ilabas ang isa pa. Ah! Napahiya muli si Zeya dahil sa sobrang sakit ng humilabang tiyan. Gusto niya nang sumuko pero nang marinig niyang rinig ng unang anak ay nagkaroon muli siya ng iba yung lakas. Umirik ang mulit malapit nang lumabas ang ulo ng bata. Galit na utos si Soledad sa dalaga. Tinodo ni Zeya ang pag-iri nang muling humilab ang kanyang tiyan. Hinahapong binagsak ang ulo sa una nang tuluyang mailuwal ang ikalawang anak. Meron pang isa. Naibulala sa Soledad na makitang may isa pang bata. Nataranta siya dahil nanghihinan ng husto si Zeya. Mabilis sinunod ni Gardong utos sa Soledad na ipagluto ng noodle si Zeya. Kailan muna na itong lumakas kahit kaunti para mailabas ang ikatlo na ayaw pang sumunod sa mga kapatid sa paglabas. Mabilis tinawagan ni Soledad si Erica habang hinihintay ang paglabas ng isa pang bata. What? Kambal ang anak? Gulat na tanong ni Erica sa ginang. Opo, ma'am, at ayaw pa po lumabas ng isa. Nangalit ang ngipin ni Erica at nainis sa kalaman na kambal pa ang nabuo sa isang gabi lamang na nangyari. Dahil sa inis, pinatayan ng cellphone si Soledad matapos ibilin na siguraduhin buhay ang mga bata. Hindi niya inalam ang kasarian at kung ilan yon. Nagmamadaling binitaw ni Soledad ang kanyang cellphone. Kinuha kay Gardo isang mangkok na may laman na noodles. Kainin mo yan para magkaroon ka ng lakas sa iluwayo isa mo pang anak. Walang ingat na inabot sa dalagang hawak. Nanginig ang mga kamay ni Zeya habang sumusubo. Kahit nanghihina na, pilit niyang nilalabanan ng takot na nadarama. Naglikot ang kanyang mga mata. Napansin ang cellphone na malapit lang sa kanya. Si Gardo abala sa pagtulong sa ginang na malinis ang dalawa niyang anak. Hindi na muna niya inintindi ang dalawang bata. Mabilis niyang inabot ang cellphone at tinago sa ilalim ng kanyang unan. Tinatay niya rin yon upang di makanikha ng ingay kung may tatawag man. Tama lang na naitago na ni Zeya ang cellphone nang muling humilab ang kanyang tiyan. Sa pagkakataong to, tumurong na si Gardo sa pagtulak sa kanilang tiyan upang mailabas ang bata. Tumagal ng ilang minuto bago tuloy ang mailuwal ang ikatlong anak. Hindi siya humihinga. Nataranta sa Soledad nang hindi umiyak ang bata. Binaliktad niya ito at tinapik ang puwitan ngunit mukhang nahihirapang huminga ang bata. Ano nang gagawin natin? Kinakaba na rin si Gardo. First time niyang makakita ng ganitong senaryo at naaawa siya. Hindi siya maaring mamatay at tiyak mananagot tayo kay Erica. Pilit na minulat ni Zay ang mga mata para masilayan ang anak. Narinig niya ang bulungan ng dalawa kahit sobra siya nag-aalala. Ang ganda ng kanyang anak pero mukha nga itong mahina. Ang dalawa pang anak hindi niya gaano makita ang mukha dahil malayo sa kanya. Pero alam niyang isa doon ay lalaki. Pakiusap, dali niyo sa ospital ang anak ko at iligtas ang kanyang buhay. Nangihinang pakiusap ni Zeya sa dalawa. Sabay na lumingon ang dalawa sa dalaga. Sa itsura nito ngayon alam nilang dito magtatagal kapag hindi naasikaso. Pero dahil yun naman talaga ang plano, hinayaan na lang nitong maghinalo doon. Ang mahalaga sa kanila ngayon ay ang mga bata. Hindi na yan mahahakilos kaya huwag mo na siyang intindihin. Sita ni Gardo kay Soledad nang pinuto nitong pusod at tinilabas ang inilula ng bata. Gago ka ba? Eh di ako naman napagbalingan ng sisi ng pamilya niya kapag namatay ito at makita na iwan sa labang bahay bata? Singhal ni Soledad sa lalaki. Ang dami mo pang satsat. Kunin mo na yan ang larawan at ipadala kay Ma'am Erica para madala mo ng bata sa ospital. Aroganting utos si Gardo sa ginang. Magkasing edad lang sila nito pero hindi sila magkakasundo. Dali-daling hinanap ni Soledad ng cellphone pero hindi niya mahagilap iyon. Ano ba naman yan? Matanda ka na talaga at nagiging ulyanin. Pang-asar ni Gardo sa ginang. Kung yung binubunganga mo dyan, tinutulungan mo ako maghanap. Angil ni Soledad habang hinahanap sa paligid ang cellphone. Hindi niya matandaan kung saan yung nilapag dahil natatanta na kanina. Mamaya mo na yung hanapin. Ito na munang gamitin mo. Inabot ni Gardo ang kanyang cellphone sa kasama. Naratiling nakapikit lang si Zeya pero alam niya, binivideo siya ni Soledad. Pakiusap, alaganin yung mabuti ang aking anak. Alam kong hindi na ako magtatagal. Mabilis pinutol ni Soledad ang pag-record sa video bago pa madugtungan yun ni Zeya. Pero sana buhayin ninyong tatlong anak. Pagpapatuloy na pakiusap ni Zeya sa dalawa habang lumuluha. Pero wala siya nakukuha ang tugon sa dalawa. Ako magdadala sa bata dahil di ka naman marunong magmaneho. Hanapin mo ang cellphone mo, tawagan mo si Ma'am Erica para ipaalam na hindi maganda ang lagay ng bata. Nagmamadaling kinuha ni Gardo ang batang hawak na Soledad. Pagkaalis ni Gardo ay kampanting iniwan ni Soledad sa Zeya at nakaramdam siya ng panunubig ng puson. Ilang oras din siyang hindi umalis sa tabi nito kanina at ngayon ramdam na puno na ang kanyang bantog. Mabigat ang katawan na binatnuhan ni Zeya ang sarili.
Mabilis kinuha ang tinagong cellphone ni Soledad at pinuhay iyon. Hindi makatulog si Carding ng gabing iyon hanggang ngayon, naisip pa rin niyang pagkawala ni Zeya sa tinuring na rin niyang anak. Liham siya nagmatsyag sa bahay ng mga magulang ng dalaga pero ni Anne ito hindi rin nagpapakita roon. Nahangibabaw ang pag-aalala niya dito kaysa sa sama ng loob niya dahil hindi man lang nagpaalam sa kanya bago tumalis sa kanyang poder. Mabilis denial ni Zeya ang numero na tanda pa niya at abot langit ang dasal na gising pa ito at masagot agad ang kanyang tawag. Hello? Sagot ni Carding sa kanyang tawag nang ayaw itong tumigil sa pagtunog. Tatay, help me! Maras na napabangon mula sa pagkahiga sa kama na makilalang tinig mula sa kabilang linya. Zeya anak, nasan ka't bakit mo kami sakit ka? Nag-aalala niyang tanong dito. Tatay, wala na akong sapat na lakas. Hindi nila ako bubuhayin. Kililabutan si Carding habang pinapahinga ng mahina at nanginginig na boses ni Zeya. Mabilis niyang kinuwang susi ng kanyang kotse, patakbong lumabas ng bahay. Mabilis na isan ni Zeya ang location sa tinuturing niyang ikalawang ama. Wala siyang oras para magsalita pa dahil lalo lamang siyang nanghihina. Pagkapang siyang lumapit sa dalawang batang natutulog, dinugo pa rin siya pero hindi niya nininda. Hinalikan niya muna sa noong isang bata bago kinuha ang isa at inubos ang natitirang lakas para makalabas ng bahay. Madilim ang paligid dahil malalim ang gabi ng mga oras na iyon. Sa tunog ng flashlight mula sa cellphone na aninag ni Zeya ang daan. Naipagpasalamat at natiling tulog ang batang kanyang yakap na mahigpit habang paikaikang naglalakad palayo sa bahay. Inila siya lumingon pa dahil baka maabutan siya ni Soledad. Nasaan ka ang babae ka? Kapag di ka bumalik, papatayin ko itong isang mong anak. Nagsisigaw na tawag ni Soledad sa dalaga mula sa pinto ng bahay. Alam niyang di pa ito nakakalayo dahil mahina pa ito. Pinigilan ni Zeya ang mapaiyak na marinig ang iyak ng naiwan na anak pero kailangan niya itong gawin. Pinatay niyang ilo ng cellphone para hindi siya makita ng taong naghahanap sa kanya. Alam niya, tinatakot lamang siya ng Soledad at ginagamit ang kanyang anak. Hindi rin naman siya bubuhay ng mga ito kaya pansamantala muna niyang titikisin at iiwan ang dalawang anak. Alam niyang di magagawang patay ng ginang ang anak dahil mananagot to kay Erica. Babalikan ko kayo, pangako yan. Bulong ni Zeya sa sarili at nagpatuloy sa mabagal na paghakbang dahil laging hina pa rin siya. Mabilis nagkubli si Zeya sa malaking puno na makitang gumamit ng malaking flashlight sa Soledad at iniulawan ang paligid. Nakikita niyang may hawak ng baril kaya hindi siya maaaring makita nito. Lalo pang lumakas ang iyak ng anak na naiwan niya na parabang ramdam nito ang kanyang nararamdaman ngayon. Ang dalang bata naman may kumaisip rin at natiling tahimik kahit kasing na ito. Ano ba? Tumahimik ang bata ka? Galit na binalikan na Soledad ang batang umiiyak at sinalpakan ng daddy ang bibig nito. Kailangan niya lumabas at mahanap si Zeya pero walang may iwan sa bata at baka lalo pa siyang malintikan. Pag nagkataon kay Erica kapag pati ang bata'y namatay. Kinuha niya ang pagkakataon ni Zeya para makatakas. Liham siya nagpasalamat sa mga anak dahil sa mga ito kaya siya nagkaroon ng pagkakataon makatakas. Mas binilisan niya na ngayon ang paghakbang papalayo. Hindi niya alam kung saan siya naroon dahil hindi siya gumagamit ng flashlight. Hindi kagad nakaalis sa Soledad dahil nangitim bigla ang bata dahil sa kakaiyak. Natataranta na siya. Maging ang cellphone ay hindi mahanap kaya hindi niya matawagan si Gardo para humingi ng tulong dito na mahanap si Zeya. Hindi niya rin maaaring sabihin kay Erica mga nangyayari ngayon. Mabilis ang pagpapatakbo ni Carding na sasakyan pero napakalayo ng location ng dalaga. Sa nakikita niya, nasa bandang Quezon ito at siya ay namula pa ng Quezon City. Muli niyang tinawagan ang numerong gamit ni Zeya. Isakampo niya niyang dial iyon at walang sumasagot kahit sobrang nag-aalala dito. Nang masiguro ni Zeya na nakalayo na siya, umupo siya sa likod ng puno at sumandal doon. Nang makitang umilaw muli ang cellphone na dala at ang tanging numero na nakarehistro sa screen, agad niya na itong sinagot. Anak, pupunta na ako. Sabihin mo sa akin ang kalagayan mo ngayon. Muli, tumulong luha ni Zeya pagkarinig sa boses si Tatay Carding. Tay, kung sakaling di mo na ako maaabutan, pakiusap. Huwag mong hayaan ang mga anak ko sa kamay ni Erica. Paanas ni Zeya ang pakiusap sa Ginoo. Nanalabo na rin ang kanyang paningin at wala na siyang lakas para tumayo. Ano ba yung pinagsasabi mo? Huwag kang bumitaw para sa anak mo. Gagawa ako ng paraan pa makarating agad dyan. Huwag mo po ako dalhin sa ospital. Uling biri ni Zeya sa Ginoo bago tuloy ang nawala ng malay. Nahampas ni Carding ang manubela nang di rin nagsasalita ang kausap mula sa kabilang linya. Mabilis siya nag-scroll sa kanyang contact at naisip na maaaring may isang tauhan na malapit sa location ng dalaga. Ilang minuto pa ay nakita niyang merong isa at agad iyong tinawagan. Pupunta na po ako, sir. Sagot ni Tony sa amo habang mabilis pinatatakbo ang sasakyan. Tamang-tamang galing siya sa Lucena dahil may nag-arkila sa kanya mula sa airport. Ang location nasa bahaging Tayabas at ilang minuto na lamang ang layo niya mula roon.
Panay ang dasal ni Carding at hindi binabaan tawagan para maging updated. Walang traffic sa daan dalalanganing oras na kaya naman mabilis ang kanyang biyahe. Pagka-park nito rin ang sasakyan sa gilid ng daan ay agad siyang bumaba. Sinundan niya ang location na binigay sa kanya ni Mang Carding. Lakad-takbo ang kanyang ginawa papasok sa isang kakahuyan. Hindi na pinansin ang kadiliman sa paligid dahil buhay ang kailangan niyang iligtas. Naipagdasal niyang sana'y walang mabangis na hayop na makasalubong. Nanatiling buhay ang cellphone na nahulog na sa lupa. Ang batang nasa loob ng lamping, nakasukbit sa balik at Zay, nagsimula ng umiyak. Napalingon si Tony sa kanang banda na makarinig ng iyak ng bata. Kung hindi lang sinabi ng amo na may kasamang bata, ang kanyang ililigtas tiyak na natakot na siya. Sino mag-aakala na may bata sa gitna ng gubat kung ordinaryong gabi lamang para sa isang taong yon? Mabilis niyang iwinaksi ang takot sa isiping maaaring tiyanak na narinig. Malalaki ang hakbang nalalapitan ang pinagmaran ng iyak ng bata. Thank God! Napaluha si Carding nang marinig niyang iyak na isang bata. Mabilis niyang inutusan ng tauhang dalhin ng isang tagong lugar, si Zeya, na may tinawagan na siyang doktor para sumuri dito. Parang nanadya lang ang batang alaga na siridad dahil makalipas ang isang oras, sakalang totoo mahimik. Mukhang wala tong dinaramdam na sakit ngayon kung makatulog na. Dahan-dahan niyang nilapag ang bata sa kama nito at nagmamadaling lumabas ng bahay. Umaasam na hindi magawang makalayo ni Zeya. Pero hindi pa siya nakakalay ng bahay, nakaramdam na siya ng takot. Madilim ang paligid, tanging huni ng mga insekto ang naririnig. Muling bumalik si Soledad sa loob ng bahay na hindi makita si Zeya sa palibot ng bahay. Wala siya nagawa kundi hintayin ang pagbalik ni Gardo. Namura ni Erica si Gardo nung malaman niyang nasa ospital ito. Kanina pa niyang tinatawagan si Soledad pero walang sumasagot. Ma'am, delikado lagay ng bata kaya dinila ko dito. Pangatwiran ni Gardo sa amo. Iwan mo muna ang bata dyan sa isang nurse at balikan mo sa Soledad. Alamin mo kung bakit hindi ka makontak ang kanyang cellphone. Pagalit niyang utos sa lalaki. Di na muling nagsalita pa si Gardo. Naiinis na rin siya kay Soledad at naging pabaya ito sa pagkontak sa amo. Inilagay sa incubator ang bata at wala siya naintindihan sa sinabi ng doktor kanina tungkol sa kondisyon ng sanggol. Nakiusap lang siya sa nurse na bantayan ang batang inangkin niyang apo bago umalis. Walang tulog si Soledad dahil sa pagkawala ni Zayat ng isang bata. Malapit na magliwanag ang paligid nang dumating si Gardo. Agad niyang sinilubong at inutusan na hanapin si Zeya. Paano ka natakasan ang babaeng yun? Nabulyawan ni Gardo ang babae. Pagod na rin siya at walang tulog tas ito pang maabutan niya. Pwede bang mamaya mo na ako murahin? Binasan mo na at baka nasa paligid lang siya. Nakakasiguro naman ako hindi makakalayo dito eh. Dala niyang bata kaya tiyak na nag-iiyak yun. Mataray niyang singhal din kay Gardo. Walang salitang tumalikod si Gardo at tinahakanda na mayroong bukas ng dugo ni Zeya. Tama si Soledad. Himala na lang na mabuhay ang babae dahil mukhang patuloy itong dinudugo. Ngunit halos nalibot na niyang gubat, hindi niya makita ang babae. Maging ingay ng bata, wala rin siyang marinig. Ano nang gagawin natin ngayon? Kinakabahang tanong ni Soledad sa lalaki. Ano pa nga ba? Eh di magsinungaling kung gusto mo bang mabuhay? Ines na bulaw ni Gardo sa ginang. Hindi pa rin kumbinsidong tumingin sa Soledad kay Gardo. Palalabasin nating dalawa ang batang iniluwal. Tulungan mo akong gumawa ng mukhang taong isilid sa sako para ipakitang nilibing natin. Pero paano kung buhay pa siya at magpakita? Kinakabahan pa rin tanong ni Soledad. Problema mo na kung paano ka magtatago para hindi ka mahanap ni Erica dahil ako magpapakalayo-layo na ako kapag natanggap ko ng pera. May punto si Gardo. Total wala naman siya nabanggit kay Erica na tatlong bata. Sumangay na lang siya sa nabuo nitong plano. Agad sinagot ni Gardo ang tawag ng among babae nang tumawag ito. Ma'am, pasensya na po, pero nabulilyaso ang isang mong plano. Nagtangkang tumakas si Zeya nung wala na ako kaya nabaril ko siya ni Soledad. Mga inutil! Nanggigigil na minura ni Erica ang kausap mula sa kabilang linya. Ang plano ni Erica, hintayin na unti-unting mamatay si Zeya dahil sa panghihina, bago ipaalam sa kanak nito. Gusto niya sanang ipaalam na siya ang una nakatuklas kung nasan ito at pakita ang bangkay sa lahat. Palalabasing namatay ito sa panganak, pero dahil namatay ito mula sa pagkakabaril, kailangan niya mag-isip na ibang paraan. Ilibing nyo na siya ngayon din dyan. Ako nang bahala sa magiging abo niya and make sure na walang ibang makakakita sa gagawin nyo. Laliman ang butas para hindi maamoy ng hayop ang kanyang bangkay. Napangisi si Gardo sa naging pasya ng amo. Si Soledad na kaya nga nang maluwag dahil sa resolba na ang unang problema nila. Sa kalagayan ni Zeya, matatagalan pa yun makarecover kung mabubuhay man ito. Ang bata naman ay nilang problemahin pa. Ang mahalaga, naniwala si Eric ang napatay niya si Zeya at hindi nito nahanap ang bangkay. Kapag natanggap nila ang pera, pupunta siya sa lugar na walang ibang nakakakilala sa kanya. Babaguhin niya ang kanyang pangalan. Nagmamadaling nabihis si Erica at tinawagan muli si Gardo nang may maalala.
ang bata. Kamusta sila? Tanong ni Erica habang naghahanda sa pag-alis. Nasa incubator ang bata, ma'am. Ang isa naman nandito at inaalagaan na seriedad at parehong babae ang kambal. Sagot ni Gato sa dalaga. Bakit hindi niya sinasagot ang tawag ko kagabi? O sisa pa ni Erica na tinutukoy ay si Soledad. Naku ma'am, pagpasensya niyo na po sa Soledad. Matanda na kaya madaling kapitan ng nerbiyos. Nataranta na siya kagabi at tinatandaan ko saan napatong ang cellphone. Isa pa, hinabal sa Zeya kaya hindi na naisip tawagan ka. Pinaniwalaan ni Erica ang kwento ni Gato. Naging kumpante umano ang ginang na hindi na magawang makatayo ni Zeya dahil sobrang nanghina ito matapos manganak. Gumamit ito ng bathroom at paglabas wala ng babae. Napangisi si Erica. Hanga siya sa lakas na loob ni Zeya at nagawang lumaban hanggang sa huli ng hininga nito. Matapos niya siyang ilibing, linisin niyong bahay dyan. Binibigay ko na sa inyong bahay na natasahan ninyo, may magtatanong sa inyo nakaanak ng babaeng yan. Sunod-sunod pang tango ang naging tugon ni Gato kahit di siya nakikita ng kausap. Palalabasin ng among pinakremated itong bangkay. Kung paano ito palalabasing makatotohanan, problema nito iyon. Hinala niya gagawa na naman ito ng sulat tulad sa larawan na ipinakita niya kay Kael noon. Isa sa matibay ng ebidensya na gusto niyang maiwan sa kanila, ang bata, ay naka-video na kuha niya kagabi. Naipasa niya yun kay Erica at natuwa ito ng husto. Halos madurog ang puso ni Carding pagkakita kay Zeya. Inasikaso nitong kilala niyang doktor pero hindi pa rin maayos ang kondisyon nito dahil maraming dugong nawala. Narinis ko na siya pero kailangan nating madala siya sa kliniko. Paalam ni Dr. Damian kay Carding habang hinubad ang suot na gloves. Gawin mo ang dapat mong gawin para mailigtas ang kanyang buhay. Hindi ko pa alam kung sino ang may kagagawa nito kaya hindi maaaring may makaalam kung nasaan siya ngayon. Nanganib ang kanyang buhay kaya ako maaari isara mo muna ang iyong clinic. Ako lang bahala sa expensive na magagastos. Tinapik ni Damian ang noo sa balikat. Napakabait ito at alam niyang hindi dito hayang mawala. Ang babaeng hindi pa niya nakikilala katulad sa anak nito na namayapa na. Nauunawaan niya ito. Hindi biro ang nakikita niyang kalagayan ng babae. Hindi niya labas maisip kung paano nagawa ng babae na matapos ito manganak. Bilang doktor, alam niyang hindi lang isang niluwa ng babae. Kailangan niya itong dalhin sa kanyang klinik at sarili ng dugo. Habang kinakarga si Zeya sa kanyang sasakyan, naisip niyang kuhaan ito ng video at ipasa sa anak na nasa Canada. Naikuyom ni Gavin ang kamo pagkakita sa video na ipinasa ng ama. Hindi niya na personal na naikuyom ang kamo o pagkakita sa video na ipinasa sa ama. Hindi niya nakita ang babae pero natuwa siya ng kinupkup ito ng ama noon. Nalungkot din siya na mabalitaan nung umalis itong walang paalam sa kanyang ama. Ngayon nauunawaan niya at mukhang may gusto ngang pumatay dito. Naluha na rin si Gavin kahit palalaki pa siya na makitang lumuluha ang ama. Muli, nanariwa sa kanyang isipan kung paano gumuha ang mundo ng ama na makitang bangkay ng kanyang kapatid doon. Hindi niya hahayaang mangyari muli yon. Ayaw niyang muling mabigo ang ama at mawala ang taong tinuturing nitong anak ngayon. Aasikasuin ko na po agad ang papeles para madala mo siya dito kasamang kanyang anak. Pangako ni Gavin sa ama. Di ko mabibig at patuloy sa pagtulo ang mga luha ng mga mata ni Carding nang tumungo ang kanyang anak na binata. Sumunod si Tony sa ginot, karga niya ang baby na natutulog pa rin. Para itong may isip na hindi nagpapasaway dahil nasa panganib ang buhay ng ina. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. At sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po. Keep safe everyone!